So yun guys no, sa araw natin ngayon is ituturo natin kung paano mag-set up ng dalawang integrated amplifier with mixer. Yan. So meron kasing nag-message sa atin guys kung paano daw i-set up yung dalawang integrated amplifier niya at saka 7-channel mixer. Dahil nakabili na siya ng bagong Joson Saturn. Tapos balak niya is gagawin niya yung Joson Saturn niya as a sub or low sa kaniyang setup. Tapos yung isang integrated amplifier niya is gagawin niya for vocal or mid-high. Yan. So ngayon guys, ituturo natin kung paano ba yung tamang connection para mapatunog tong dalawang amplifier with separated yung bass at saka mid-high gamit lang ng mixer. Yan, so samahan niyo ko guys sa video natin ngayon. At saka para masundan niyo to guys no, panoorin niyo to hanggang dulo. Yan, so simulan na natin guys. So yan guys no, bali bago natin i-set up itong connection. So explain ko muna guys no kung ano ba yung tamang amplifier na pwede nyong ikabit sa woofer nyo or sub or at saka vocal. Yan. So dito sa ating harap guys, meron tayong Concert 602 AUSB. Yan. So yung watts niya nito guys no is nasa 500 watts lang pataas. Tapos itong si Joson Saturn dito guys no na meron siyang 1500 watts max power. Yan. So, ang tanong mga guys, no, saan ba natin pwede ikabit yung pang vocal natin or tweeter? Yan. So, yung sagot natin dyan guys, yung pang vocal nyo at saka yung tweeter nyo is doon nyo ikabit sa mas mababa na wattage. Tulad nito, yung Concert 602 na merong wattage na 500 watts. So, dito nyo ikabit yung vocal or tweeter ninyo guys. Tapos, itong si Joson Saturn na merong na 1,500 watts is ito yung gagawin nyo as a sub. Dito nyo ikabit yung matataas nyo na speaker, high wattage speaker. Guys, no, bali ito yung pang vocal natin kasi medyo maliit yung wattage niya. Tapos, itong Joson Saturn natin is gawin natin for bass frequency dahil mataas yung wattage niya. So, dito rin nyo ikabit yung woofer type box ninyo, tapos ito yung pang vocal box ninyo guys. Yan. So ngayon is i-coconnect na natin to yung dalawang amplifier into mixer. Yan. So samahan nyo lang ako guys no para masundan nyo to, lalo na sa mga baguhan na gustong matuto about sa sound setup. So dito sa mixer guys, so dito tayo titingin sa main output. Yan. So, itong main output guys, meron po yung left channel at saka right channel. So, makikita natin itong dalawa is RCA type siya. Tapos, meron din siyang PL type. So, makikita natin L at saka R. So, meron siyang 4 outputs. So, 1, 2, 3, 4. Yan. So, dito tayo kukuha ng output patungo sa ating dalawang amplifier. So, mauna tayo dito sa RCE type. So, lagyan natin to ng RCE mga guys. So, meron tayong RCE dito. Ito siya. Ayan. So, makikita natin meron siyang white at saka red. So, yung nagtatanong na bakit baliktad yung paglagay natin, sagot natin dyan guys na is pwede lang yan magkabaliktad yung pagkabit natin. Tulad dito, yung red na RCE natin, kinabit natin sa white, saka binaliktad natin. So, wala yung problema guys, no? Kasi output lang yan ng mixer, ng audio device natin. Ayan. So, doon tayo mag secure sa output, sa mismong output ng patungo sa ating amplifier. So, pero dito sa output ng mixer guys, so, pwede lang yan magkabaliktad. So, ngayon is mauna tayo dito sa RCE type na output. So, lagyan lang natin ng dalawang RCE dahil
stereo yung gagamitin natin, with left channel at saka right channel. So yung dulo nito guys, yan, so yung dulo ng RCA guys, no, ikabit lang natin dito sa isang amplifier. So pili lang tayo ng input kung saan tayo gusto maglalagay ng input guys, no. So merong tape, tuner, CD tsaka BCD, yan. So kahit saan yan guys, no, pareha lang yan ng input. Yan, walang malakas dyan at saka mahina. Yan, so pili lang kayo dyan guys. Yan, so nakabit na natin siya sa tape. So sunod naman guys, no, itong dalawa pang output ng mixer. Merong left channel at right channel na PL type. So dito tayo kakabit para sa isa pang amplifier. Yan, so meron tayong PL type na RCA dito guys, no. So ito siya. Yan, so kabit lang natin guys yung PL type na RCA. So itong PL guys, no, is mono po yan. Mono type. So yung dulo nito is ikabit natin to sa input ng ating isang amplifier. Yan. So dito sa ating Joson Saturn, meron siyang input na DVD, CD, tsaka aux. So dito tayo magkukonek sa aux. So pili lang kayo dyan guys sa gusto nyo na input. So saksak nyo yung dalawang RCA. Yan. Yan. So nakabit na natin yung mga RCA. So ngayon guys, no, dito naman tayo sa mga speakers natin na nakakabit sa ating amplifier. So bali ito yung maliit na wattage natin amplifier guys, no. So dito nyo ikabit yung pang vocal nyo or pang mid high. So nakabit na yung dalawang speaker box, so right channel tsaka left channel. Ayan. Tapos dito sa Joson Saturn natin, kasi pang gagawin natin tong pang bass. So dito nyo ikabit yung mga high wattage nyo na speakers na pang subwoofer design na box. Yan, so nakabit natin yung right channel at saka left channel. Yan. So dito naman tayo guys, no, sa mga settings sa tone control ng ating mga amplifier. Yan. So dito guys, no, mauna tayo dito sa pang vocal natin na amplifier. So dito sa kanyang tone control guys, meron po yung bass, mid at saka treble. So dahil gagawin nyo tong pang vocal, so i-off nyo lang tong bass nya guys, no. Tapos yung mid dito is lagay nyo lang sa 0 dB or sa gitna. Tapos itong treble din guys, ilagay nyo lang dito sa gitna. Tapos huwag kalimutan yung balance natin is ilagay din sa gitna para balance yung tunog ng left channel at saka right channel ng ating vocal. Ayan. Tapos dito sa ating pang bass na amplifier na gamit natin Joson Saturn. So yung tone control niya dito guys, no, dahil gagamitin natin to for bass frequency. So itong bass is lagay nyo lang sa gitna or dito sa alas dos. Ayan. Tapos itong treble guys, no, pwede nyo lang yan i-off. Yan, tapos itong balance, ilagay nyo lang sa gitna para balance yung tunog ng left channel at right channel ng speaker niyo. Yan. Tapos dito sa mga volume guys, no, kayo na bahala mag-control kung anong gusto niyo. So pakinggan nyo lang yung tunog ng kanyang speaker kung saan ba yung tamang tunog sa kanyang volume. Yan. So ngayon is iti-testing natin guys, no. So power on muna natin tong mixer natin. Yan. So tsaka pala guys, no, yung speaker natin, ito siya is nakabito dito sa ating vocal amplifier.
Tsaka yung isa nito guys, no, is nandito sa gilid. Pinasok natin. Ayan. So, itong isa is for right channel. Tsaka yung nasa baba is left channel. So, bali ito yung pang vocal natin guys, no, or pang mid-high. Itong isang box natin na left channel. Tsaka ito yung sa right channel natin na box. Tapos yung itong dual sub natin guys. So, pinasok natin kasi wala pa tayong screen. Pinasukan kasi ito ng daga guys, no, sa last video natin. So, temporary na nasa loob na. So, yung isa dito guys, no, isang speaker is kinabit natin sa right channel. Tapos yung isa is sa left channel. Bali yung mga setup natin dito guys, no, is naka stereo mode tayo. Ayan. So ngayon is pakinggan natin guys, no. So una guys, no, para hindi kayo malito, para mapakinggan, niyo talaga yung output ng inyong mga amplifier. So i-volume niyo lang yung dito guys, no, yung mga mixer niyo, tapos i-volume niyo lang ng konti dito. Yan, kasi naka-USB tayo guys, no. Yan. So, nagpipick yung ating mixer. So, malakas kasi yung audio ng ating USB guys, no. Kaya, dito na lang tayo titingin sa kanyang palo. Yan, makikita natin kapag naka-off tayo dito guys, no, sa volume niya, is naka-pick siya. Pero yung dB niya dito guys, no, indicator niya is hindi pumapalo. So, dito lang tayo adjust guys, no, pag tingnan lang natin tong 0 dB kung papalo yung ilaw niya dito. Yan. So, makikita natin kapag i-up natin yung volume, guys, is papalo din tong ilaw dito. So, kailangan is yung max papalo niya dito is naka 0 dB lang. Yan. So, pakita natin, guys. Yan. So, dito lang tayo, guys, no? Kasi pumapalo na sa 0 dB. Yan. So, dito na tayo sa ating mga amplifier. So, mauna tayo dito sa ating pang-bass natin na si Joson Saturn. So, on natin yan. Tapos, i-volume lang natin yung kanyang volume dito, guys. So, yung volume natin is nasa 9 AM lang. So, malakas na siya guys, no? Kapag si Joson Saturn, malakas na yung wattage niya kasi guys, no? Yan. So, patunogin natin. So, kapag natunog na guys, no? Is, yung balance niya is iti-testing yung guys, no? Kung gagana, gumana ba yung left channel at right channel. Yan. So, pakinggan natin guys. So, volume natin guys, pakinggan natin yung quality ng ating bass frequency. So, yan yung tunog niya guys, no? Sa ating bass frequency, kahit wala tayong equalizer, so, dumadagundong na yung bayo ng speaker natin. Ayan. So, dito naman tayo sa ating pang-vocal amplifier. So, yun natin. So, yung amplifier pala ito guys, no? Mayroon siyang humming kapag naka-power on siya, kahit naka-off volume. Ayan. So, pasensya na kayo sa mayroong konting humming or yan, so natin guys. Yan. So naririnig natin, meron siyang humming. So ngayon, yung lumalabas na tunog dito is vocal lang siya. So wala po siyang halong bass kasi naka-off yung bass natin dito. Yan, so volume natin guys.
Ayan, so napatunog natin yung vocal natin. So ngayon is i-combine na natin yung dalawa guys, no, para maganda yung tunog ng ating sound setup. Ayan, so muna tayo sa bass, tapos sunod natin si vocal. So ipantay-pantay lang natin guys, no, bali sa pandinig lang natin yan. So kung malakas na yung vocal niya, ispainaan nyo lang konti. Kung sa tingin nyo malakas na yung bass niya, so palakasin nyo din yung vocal nyo na amplifier. Yan, so ganyan lang yung technique niya. Bali pantay-pantay lang yung volume nila guys, no, yung sa pandinig nyo lang. So sa pandinig nyo lang guys, no, itutuno. Yan, so bulong natin guys. So yan guys, no, napakita na natin sa ganitong setup na dalawang amplifier na sineperate natin yung bass at saka vocal. So yan lang kadali mag-setup guys, no. Sana meron tayong kunting tips na kaalaman sa sound setup. So yan lang guys, no, dito lang nagtatapos yung ating video. Maraming salamat. God bless.